usapin ng case, so coming from the perspective of the police with regard to investigation of a case, galing po ito sa isang Napolcom memorandum 94-017, so this was already more than 25 years. Naka-spell out po doon na kapag case solved, dapat identified na po yung suspect at meron pong ebidensya na nagtutungo na siya yung responsible sa isang krimen. And then nasa custody po siya ng police. And then the fourth is na isang papo ng police yung kaso sa prosecutor. Hence, from the perspective of the police, this is yun po yung basihan ko bakit nasabi po namin na solved po yung kaso with regard to the case involving rape slay of Christine Dacera na nangyari nga po doon sa akad. So, as anyone of the suspect has already been arrested, it's not necessary naman na all the others sa paghingi ng hustisya ang pamilya ng babaeng flight attendant na natagpo ang patay sa loob ng isang hotel sa Makati City noong bagong taon. Pero kahit hindi pa nahuhuli ang lahat ng suspect, sabi ng PNP na case closed na ito. Nagbabalita si Camille Samonte. Halos gumuhuraw ang mundo ni Nanay Sharon Dacera nang malamang patay na ang kanyang anak na si Christine sa mismong araw pa ng bagong taon. December 31 ang magpaalam daw ang kanyang anak na dadalo sa New Year's Eve party kasama mga kaibigang flight attendant sa isang hotel sa Makati. Pero kinaumagahan, wala nang buhay si Christine nang matagpuan sa bathtub ng kwarto. Sinubukan pa siyang itakbo sa ospital pero itinigla na din dead on arrival. Sa initial autopsy report, ruptured aortic aneurysm o pagputok ng mga ugat sa katawan ang kinamatay ng biktima. Pero hindi kumbinsido ang pamilya ng biktima. Andrea, masyado yung nangyari kay Christine. Oh, ang dami niyang buwisas dito. Sa tuhod, sa legs. Binawi yung anak ko. Type of between two persons, wala namang ganong effect, diba? Sa investigasyon, isang kaibigan sa trabaho ni Christine ang nag-organize ng party. Labing isang lalaki naman ang kasama ni Christine sa umano'y party. Nag-spend siya ng New Year's Eve with friends, actually. Yung friends niya, meron siyang gay friend and may other gay friends and friends, and supposedly nag-invite sila ng friends of friends, something like that. And I think most, if not all, are gays also, or bi. And based doon sa nakita ng show ko natin, doon sa scene, mayroon mga bote ng whiskey, vodka, so various alcohol. Other than that, may mga nakita din ng mga fluids like probably semen. Hindi akalain ng pamilya ni Christine na mapapahamak ang kanilang anak kasama ang mga kaibigan. So, sa mga nangyayon sa kanila, kasi my daughter really trusted her so much. Nag-trust siya masyado. Well, para sa akin, hindi kaibigan.